Hi, hello, mabuhay. January again for my new blog and here in Baguio City. So, ngayon, ibablog natin kung ano itsura. It's a review for a transient house, one of the best transient house here in Baguio City. So, i-review natin yan, which is the Bob's Place Transient House, which is located in Gabriela Silang, mismo arco ng Gabriela Silang, Baguio City. So, heto, kakarating lang namin kaninang 5 a.m. in the morning, which is umalis kami sa Pampanga around 1 a.m. I think nakasakay kami ng bus, so nag-commute lang kami going here. So, heto, hindi ko na patatagalin pa, so papakita ko sa inyo ang loob ng Bob's Place Transient House. Come on. So, ayan. So, bali, pagpasok mo pa lang, makikita mo kaagad is yung, syempre, yung tuwalya. So, then after, yung kama. So, ganito kasi siya, bali. Pagpasok mo, unang makikita is yung dining area or dining table. So, dining table, actually, hindi di talaga dito kumakain. Kumbaga, dito lang for coffee, mga ganon. Tapos, ayan, bali, meron siyang ceiling fan. Tapos, meron din siyang TV. Tapos, meron siyang 3 beds. 1, 2, and 3. Tapos, may additional na isang foam. So, yung 3 beds na yan, good for 2. Good for 2 persons sila. Ayan. So, ayun mga gamit namin na dala-dala. Ayun si Reynaldo, which is birthday na bukas, na sobrang tulog. Tulog ng tulog kasi sobrang pagod din. Kasi actually, naglibot kami, katasan namin nagpunta ng katedral, tapos nag-ikot-ikot kami, tapos nagpapalit kami dapat ng cheque na ibinabayad sa amin sa cater. Kasi hindi nga namin napapalit kasi hindi ko nakita na cross-check pala itong yung cheque. Which is hindi sa akin nakapangalan. Sa catering nakapangalan. Kaya hindi ko siya pwedeng agad ilipat dun sa sa account ko. So, hindi namin siya napapalit kaagad. So, siguro ibabalik na lang namin yun sa nagbayad sa amin. Para kay doktora. Doktora yung nagbayad sa amin dun. Actually, this transient house cost 300 pesos per head. Tapos dahil dalawa lang kami dito ni Reynaldo, so 300 plus 300 is 600. So 600 multiplied by the cost kung how much you will going to stay here. So ganun lang siya, kasimple. Tapos wala nang bayad yung kuryente, walang bayad yung tubig. Tapos yun nga lang, kailangan mong bumili ng mineral water, meron naman silang galon sa baba. Ayan. So kanina nakabili kami kasi ng orange, orange ng Sagada. Tapos bumili kami, masarap naman, masarap siya. Tapos ayan, siyempre bakit iniisip nyo walang CR? Actually, itong transient house na to, itong nakuha naming room, yung CR niya nasa baba. So up and down siya. Tapos yung pinaka kitchen niya nasa baba din. Na-surprise kami kasi we thought na for how many years kasi pumupunta kami ito, nag-spend kami ng mga vacations namin, dito pa rin kami always pumupunta. Kasi mura na, accessible by siya, mga transportation. Tapos, sa tahimik pa. Tapos, you feel the safe. Parang safe ka every time na kapag nag-i-stay ka dito. Walang maingay sa kalsada, walang tambay. Actually, may tambay pala ako nakita. Dalawa or tatlong lalaki. Guwapo in fairness. Ayan. So, ngayon pupuntahan natin kung ano itsura ng kanyang kusina at saka ng kanyang CR. So, come on guys! Ayan. So, actually, ito, pababa siya. Ayan. So, ayan yung pinaka-kusina niya. Ayan. So, ito yung pinakalababo. Lababo, syempre, dyan ka maghuhugas ng plato, dyan ka lahat, babanlaw, kung ano-ano. Tapos, ayan. So, meron siyang libreng rice cooker na hindi mo pwedeng i-uwas. Ito mga ipapagamit lang nila sa inyo hanggang tabi-stay ka dito. Ito yung for mineral water. Tapos, ayan, mga gamit. Utensils, kitchen utensils. Ayan. Tapos, meron po siyang extra span. So, hindi makakamoy ulam kung ano man yung lulutuin mo. Except, syempre, meron nakasulat. Bawal po magluto ng tuyo o dried fish. We will charge you 500 pesos. Then, clean dishes, no charge for using kitchen stove, no charge for use of kitchen utensils, please clean as you go. No, if you decided not to clean the kitchen, let us know, and we will charge you with 250 pesos. Diba? You like it? Oh, intomat ka,
Then, sabihin mo sa kanila, para at least, magbayad ka na lang ng additional 250 pesos para sila na mismo yung maghugas para sa'yo. So, ayan, meron din siyang stove na pwede ka magluto, tapos meron siyang gasol sa baba. Ayan, tapos yung ibang mga pwede mo pang gamitin na mga utensils. Ayan, so, ayan siya. Tapos yung pinaka-dining table mo kung saan kayo kakain talaga, which is dito sa baba, hindi yung sa taas. Kasi sa taas, parang coffee table lang siya. Then, ayan. So, dahil galing na rin kami ng palengke kanina, nakapagluto na rin kami. Ang niluto namin is nung ganisang bagyo, plus bumili kami ng kamatis, tsaka itlog na maala, tsaka ano, isang itlog yung brown. Alam yung brown yung, brown. Yun yung tinatag na, don't panic, it's organic. And so ngayon, ito yung banyo or yung CR ng transient house na to. Ayan. So, ayan, kitang-kita, bekling-bekli. Ayan, mga between walang ning-ning. Ayan, ayan siya. And tapos, ayan siya, sa loob. Maluwag naman siya. Ayan, tapos meron siyang, tawag dito, heater. Heater, so pag maliligo ka, may heater siya. So ayan, may sabitan siya naman. Ano, okay naman siya. Tapos meron pa siyang mini lababo kung saan pwede ka na rin at the same time mag-tumbles. Tapos may sarili din siyang exhaust fan para at least yung amoy mong mabaho pag tumubo ka, eh lumalabas na rin doon. Ayan, so napakaganda. Clap-clap ako. Two thumbs up na ako dyan sa transient house na to. Kasi talagang hindi ko siya ano, every time na pumunta kami dito, laging siya yung mas ititext na namin siya kasi napupunta kami kasi kilala na namin sila, okay sila, kahit na minsan na pagkakamala nila ang babae dahil ang pangalan ko ay January Lee. Ayan, by the way, hindi po January Lee talaga pangalan ko, my name is Jesse Samson. So, inano ko lang ng January kasi yung Jesse Samson, napakadami kong may pangalan sa YouTube. Pero sooner or later, papalitan ko rin ng Jesse Samson itong aking YouTube channel. Pero I know na if I follow at just subscribe siya pa rin ako. Continuing, follow me and my Instagram is Jesse, JHESSIESAMSON. Ayan, Samson. Tapos sa Facebook ko is Lee, LEE. January16@yahoo.com. Ayan po. Sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment down below na lang po or i-message nyo ako directly to my Facebook or to my Instagram para at least hindi ko kayo makalimutan. Ayan po. So ngayon, as of the moment, luto na ang ating, ayan, meron siyang 3 eggs. Ayan, yung mga ano, don't panic, it's organic. Ayan, kasi bawal kami sa cholesterol. Sa mga cholesterol, bawal. So, hi nga pala sa aking mga ka-office mates. Si Maymay and si Sir Earl. Hello, guys. Ayan, may pasalubong ako sa inyo. And, of course, tulad ng dating pasalubong. Ayan, so, actually, kasi kakarating, I mean, galing kami dito before February. February this year, nagpunta kami dito. Dito din kami nag-stay. Pero hindi dito sa room na to, sa kabilang room. Mismong kabilang room talaga siya. Tapos, ganun din yung setup, ganun din yung price. Pero itong setup ng ano na to, yan yung may kusina siyang ganyan. Hindi siya katulad ng ganyan kasi yung kusina niya medyo maliit kumpara dito. Dito para pang family talaga siya. Eh, dalawa lang kami. Kaya. So, hi din pala sa akin mga idol na mahilig din mag-vlog, which is si Lloyd Cadena. Lloyd Cadena, hi, Sir Lloyd. Ayan, tapos kay Carlo Capi from Pampanga. Hello. Ayan. Tapos, continuing lang po yung pag-follow sa akin. Para at least, hindi ko naman hinahangad na sumikat or ang gusto kong is may nakakapanood. And then at least, may nare-review tayo kahit papaano. Ayan. So, balik ulit tayo dito. Ayan, so, ngayon, titignan natin yung labas ng transient house. Kung ano yung itsura. Ayun, may mga ano, may mga tambay na. Andito tayo ngayon sa terrace. Ayan, pinaka-terrace. Mini terrace. Ayan. Ayan, so, meron siyang mini terrace. Ayan po siya. Ayan, di ba? Ayun yung kwarto namin before. Asan ba? Kita ba? Ayan, yung pinto na yan, yun yung kwarto namin noong February. Tapos ayun yung pinto namin ngayon. Di ba sabi ko sa inyo, magkatabi lang.
So ayun, may mga ano, may mga binibili ng, hindi ko alam kung ano yung binibili ng mga yon. Ayan, hindi ko sila alam kung ano binibili. Fishball ata. Tapos may gwapo kanina, kaso hindi ko sila masyadong pinansin. Diba? Choose si Lola mo. Ayan. So ang ganda. Tapos talaga lalo na dun sa first time namin dito, nandun kami sa pinakataan. Ayan siya, bari, pag-gising mo ng umaga, tanaw mo. Ayan, ulap-ulap pa yan. So ulap-ulap lang siya, hindi mo masyado makikita yung mga ano, yung mga bahay-bahay na nandiyan. So minsan nga parang iniisip ko, paano na lang kung, paano kaya nila na itayo isa-isa ang mga yan? Diba? Parang hirap. Lalo na dun sa mga papunta sa La Trinidad, Benguet. Talagang hindi ko expect. Sabi ko, ha? Paano na nailagay yung bahay na yun? Doon sa tuktok ng bundok. Na, diba, iaakyat mo sa madulas na part ng lugar na yun. Yung mga semento, yung mga woods, and other materials na to construct house. Parang, impossible. Pero para sa kanila, impossible is always possible. Kasi gusto nilang pagkaroon ng... So, napakagandang business dito talaga is yung transient house. Kasi maraming everyday, parang, di ba, hingga ka na lang, hintay ka na lang ng pera. Hintay ka, everyday may nag, ano, nag-check-in sa transient house mo. So, ayun, siguro ako, kung bibisnes ako, gusto ko ng transient house. So, eto pa lang yung transient house na tinuluyan ko for how many years na ako pumupunta balik-balik, pabalik-balik dito sa Baguio. Before kasi, way back 20-something, 2 years ago, with my sister and with my mother, together with my youngest brother din pala, kaming apat, eh, nag-check-in naman kami here in Casa Vallejo. One of the expensive, not so expensive, but elegant. Elegant, ano, style. As in, parang old siya sa harap, vintage style. Tapos pagpasok mo, napaka magarbo, ganun. Tapos pre, yun nga lang 10,000 I think, yung booking nila doon. It's 10,000 pesos. Tapos pre-breakfast lang siya. So, hindi ko afford. Although siguro sabihin natin, afford, pero hindi siya kailangan. Diba? If kaya, ako kasi yung tao na ako, if kaya kong makahanap ng mas mura or pwede pang isolusyon dyan sa problema mo, yun yung gagawin natin kaysa take a risk, di ba? Ayoko kasing ganun. So, mas gusto ko yung hanap tayo ng ibang solusyon or gawan natin ng paraan. Yan, parang sa trabaho namin, always ginagawa ng paraan yung mga bagay-bagay na hindi na kayang gawan ng paraan. Ayan. Pero laging tatandaan. Kahit anong gaman mo ng paraan ng isang bagay, kung hindi ka naman kayang ipaglaban. Diba? Pero, kanina, ano talaga, I'm so excited later kasi mamayang gabi, pek-pek challenge. As in, malamig. Malamig kasi nag-uulan, nagpapatak yung ulan. So, mamayang gabi, mag-night market kami. Walang katapos ang night market. So, every day na pumunta ako rito, every night, nag-night market kami. So, pagpunta ko mamaya, pek-pek short ang gagamitin, plus high socks lang. Tapos, I think, hindi na ako magpapalit ng damit. Yun lang, pek-pek short lang. Eh, yun ang aanhin ko. Tapos, siguro mong kakain-kain kung ano yung mga pwedeng kainin later doon sa night market. May marami kasing pagkain doon. Tapos, mga ukay-ukay. Sobrang ganda. Yun lang naman yung paano talaga ng ano, ng Baguio City. Mga, hindi ko nga alam saan ang galing mga yun. Dami ata nilang mga kamag-anak galing ibang bansa. Kasi talaga nagpapaukay sila. Mga Chanel, mga LV, mga ganun. Mga American Eagle. Mga iba-ibang ano talaga. Mga ukay-ukay pero mahal yung iba, mahal yung iba naman na super mura, nakakala mo ibasahan na sa kamurahan. Ayun siya. So ayan, bali later ang iba vlog naman natin is about the night market and the nightlife na meron ng Baguio. Actually, hindi lang papasok sa mga bar, I hate bars na dito sa Baguio. May something lang, parang ganun. Anyway guys, keep on subscribe dito sa aking YouTube channel, then always comment down below if gusto yung topic na to or mag-suggest kayo ng pwede pa nating itapin.
para at least mapag-usapan o siya yung i-vlog natin sa susunod. Okay guys, so follow me again, my Instagram, it's JHESSIESAMSON. So, konti pa lang yung aking mga na-i-post sa aking Instagram kasi nga, before how many Instagram na yung nagawa ko, nakakalimutan ko yung password kasi hindi siya nakakonect sa Facebook. Yung iba naman, nasira kasi yung iPhone ko tsaka yung iPad ko, kaya nawala yung Instagram ko. Tinamad na ako. So, ngayon, ayan, balik alindog, balik sa Instagram, parang ganun. So, keep on subscribing, tapos always comment down below. Tapos share niyo tong mga YouTube channel ko. Share niyo tong YouTube channel ko para at least dumami yung mga subscribers natin. Thank you. Ingat always. Bye.